Itong next na Photoshop project o Photoshop editing na ipapakita ko sa inyo, trabaho ko din siya sa Fiverr. Ang halaga niya is $20, pero dalawang picture sila, kaya tigti $10 sila. Medyo mahirap ang trabaho, kaya naisip ko na sana hindi ko na ipapakita sa inyo ito. Kasi baka mapahaba yung editing natin, mapahaba yung video na ito. Pero tatry kong i-edit na lang yung video para mag-skip ako dun sa part na hindi naman kailangang ipakita sa inyo. Pero ang ipapakita ko guys, yung isang picture lang, yung mas mahirap na trabaho lang. Yung isang madali, hindi na natin ipapakita kasi color correction lang yun. Pero itong isang picture na ito, medyo mahirap siya. Sabi niya, itong instruction niya, editing colors of those two photos, unify the color of the building, it must look like more new and more attractive. So ito yung picture guys. Unang kita ko pa lang, medyo na ano na ako, parang mahirap talaga yung trabahong to. So ngayon guys, hindi ko pa alam kung anong editing ang gagawin ko dito, kung saan ko siya uumpisahan, kung paano ko siya tatapusin. Kasi hindi naman nga tayo ganun kagaling, hindi tulad ng mga magagaling talaga. Unang kita pa lang nila sa picture, alam na nila kung anong step gagawin nila, alam na nila kung anong editing gagawin nila. Tapos, alam na nila kung paano sila matatapos. Pero dahil nga hindi naman tayo ganong magaling, hindi naman ako ganong kagaling, hindi ko pa alam kung paano ko siya uumpisan at paano ko siya tatapusin. Pero siguro uumpisan ko siya sa pag-extract dito sa mga halaman na to. Una guys, i-duplicate ko muna ito, right click tapos duplicate layer. Tapos okay. Ito kasi itong background na ito, i-off natin. Kumbaga pinaka ano natin to, pinaka copy natin. Kapag nagkamali tayo, meron tayong pagkukunan na original copy. Bali, ito yung i-edit natin. Yan. Tapos, sabi ko nga, extract ko ito, yung halaman. Ito muna yung unang gagawin natin. Hahanapin ko yung quick selection tool. Siselect ko yung mga halaman na to. Yan. Yan. Oops, napasali to. Wala tayong isasali sa part ng building. Yung halaman lang talaga. Yan. Dito, dapat medyo isali natin yung halaman dun. Part ng building, tanggalin natin. Yan. Medyo time consuming ang trabahong ito guys. Worth $10 siya, pero pwede na. At least bagong experience sa akin ito. At may papakita ko pa sa inyo, magkakaroon ako ng content kung paano ko ginagawa yung trabahong ganito. Yan, ito lang importante, yung mga natatamaan lang ng building. Yung dito, hindi na importante yung banda dito sa side na to. Tapos, i-select and mask natin. Yung select and mask guys, sa Photoshop, sa old model ng Photoshop, refine edge yung nakalagay. Huwag kayong palilito dun. Tapos, i-select natin yung gilid niya. I-refine natin. Yan. Wait natin, naglo-load lang siya. Yan, lahat ng gilid na yan, i-refine natin. Okay. Yan, siguro okay na to. Okay ko muna. Yan, tapos gawa tayo ng copy, Ctrl J natin para gumawa siya ng copy dun sa selection natin na yun. Medyo pangit sa banda dun, may lumagpas dun. May napasali. Anyways, okay lang yan. Dito naman, yung part na ito, kukunin din natin. Siselect ko ulit yung edit guys, no? Itong part na ito, ganun din ang gagawin natin. Yan. Tapos, select and mask. Yan. Isiselect lang natin yung gilid niya, yung para i-refine yung edge niya. Okay, tapos click OK. Tapos Ctrl J. Tingnan natin. Ayun na siya. Okay. Save ko muna guys. Baka maghang siya. Maghang yung laptop ko. Ngayon, ang sisilak ko naman buong building na ito. Yung i-edit natin mismo building. Siguro hindi na natin sasali ito kasi maayos naman siya. Ito lang ang i-edit natin yung pinaka building lang sa baba. Umpisan ko siya dito. Yan. Ting ayusin natin. Ang gamit ko guys, pen tool, okay?
Nasila ko na yung buong building, tapos gagawa ko ng copy ng buong building na yun. Ayan, ayan siya. Then, umpisahan na natin siyang i-paint. Kulayan na natin siya. Siguro ang susundan kong kulay yung bahay sa taas niya. Tapos lilinisin natin yung mga duming yan. Yan yung pinakamahirap dyan. Tapos yung shadow niya dapat hindi mawala yan. Shadow pa rin dapat yan mamaya. Umpisan natin siya. Paano ko ba umpisan to? Siguro dito. Dito sa sulok na to. Yan. Ayahan muna natin yung air condition mamaya. I-fill ko ulit yung mga yan. Yan. Kunin ko lahat yan. Ito hanggang dun. Dito. Yan. I-fill natin lahat yan. Actually, nagdadalawang isip talaga akong i-post yung video na ito, guys, kung sakali man. Kasi talaga, feeling ko mapapahaba tayo dito. Make selection. Gagawa ko ng bagong layer. Tapos kukulayin ko siya, yung paint bucket ko. Nasaan yung paint bucket? Ayun. Tapos kokopyahin natin yung color na ito. Okay. Mali. Ito na lang. Yan. Create clipping mask para ipasok natin siya sa loob. Then, flat shape pa siya. Gagawin natin siyang gagawin natin siyang maayos. Okay? Tapos, dito. Yan. Gagawin natin siyang 3D. Yan. Magkakopy ako ng bagong color dito. Create clipping mask. Tapos ililiwanagan ko siguro ng konti. Yan, ganyan. Okay, tapos i-blur natin. Gaussian blur. Yan. Kasi guys, hindi siya solid curve yung banda dito eh. Parang pa-curve talaga siya. Meron siyang konting angle. Dapat yung maliwanag nandun siya sa parting kabila. Dito dapat yung maliwanag. So, kukopyahin natin ito, itong shadow na ito. Hindi dapat mawawala ang shadow na ito. Yan, natural shadow yan. Yan yung natural shadow niya. Dapat di natin hahayaang mawala yan. Pipaint ko yan as color black. Tapos, ibaba ko na lang yung ano niya. Ibaba ko na lang yung transparency niya. Nasaan ba yung paint bucket ko? Yan. Bago layer, tapos right click. Yan. Tapos ibaba natin yung ano niya. Transparency niya. Ayoko yung ginawa kong kulay. Palitan natin. Hindi ko gusto yung kulay niya. Gusto ko sana ng kulay to eh. Yung ano bang color to? Kopyahin natin yung color niya. Ito yung sinasabi ko, guys. Hindi ko nga alam kung paano ko siya uumpisahan. Kaya magta-trial and error ako dito. Ganito nagpo-Photoshop kapag hindi ka pa ganong marunong ganito. Oh, sumabra naman liwanag. Hindi ko makuha yung totoong kulay na gusto ko. Try ko siyang diliman. Yan, siguro ganyang kulay ang gusto ko. Yan. Yan, tapos kung iwa-white ko naman kasi ito. Yan. Kung iwa-white ko naman ito, subukan natin siyang i-white na lang or i-gray. Tapos i-blur ko tong shadow niya. I-blur natin konti. Yan. Tapos yung hati niya dito, kunin natin, medyo madilim siya sa kulay na ginawa natin. Ito, tapos baba pa natin yung color niya. Yan. Tapos yung sa bandang dito, sa side na to, kung makikita nyo, para napakaliwanag niya, so, super high ano siya. Ang gagawin ko, ikakopy ko yung part na iyon. Ay, ba't ayaw niya bumaba? Yan.
Tapos Control J dito sa edit. I-blur ko siya, try ko siyang i-blur. Blur. Okay, pangit siya. Pangit siya, hindi siya maganda. Dali. Medyo nahihirapan ako dito sa job na ito, ha. Ibababa ko yung color nito. Tapos liliwanagan ko yun. Ayan. Para yung ano ng sun. Ayan. Hindi kaya magmukhang fake to pagkatapos. Ayan, okay. Ang problema dito, yung mga gate. Grabe, super ano sila. Super detailed sila. Kung i-white ko na lang kaya ang buo. Diba? I-white ko na lang silang buo. Sa bagay, naka-white na ako ngayon. Kaso, yung i-perfect white ko sila. Try natin. Perfect white natin sila. Yan. Tapos, yung sa side doon. Medyo ibaba lang natin yung ano niya. Transparency niya. Yan. Perfect white. Siguro hindi naman pangit kalalabasan ito. Then, saan na ba ako? Yung parting to, kopyahin na natin ito. Kasi wala naman nakikitang editing dun, banda dun eh. Walang kailangan i-edit dun. Yan. Yan, dito. Trace ko lang itong buong to. Kukopyahin ko yan. Yan, pati ito. Siguro ito, ganyanin ko na to. Yan. Tapos, ipasok ko na doon hanggang dito sa kalahati. Ay, hanggang dito pala sa taas. Hanggang dito. Yan, maayos yan. Okay, make selection. Tapos, Control G. Kunin natin sa edit. Tapos, itaas natin siya. Ngayon, i-visible natin yan. Diba? Pangit. Dali. Hindi pa siya maayos eh. Siguro, try ko siyang i-highlight. Itaas yung liwanag niya. Yan. Siguro dito sa buong to, copy ko na lang siya. Try natin. Yan. Tignan natin. Tapos ililiwanagan ko siya. Yan. Tapos itataas ko siya doon. Yan. Ay, sorry. Yan, parang okay na siya. Okay na siya kahit papaano. Tapos meron pa siyang guhit dito. Ano ba itong guhit na to? Yun. Didelete ko lang yung guhit na yun. Yan. Hindi ko alam kung lalabas pa bang tutorial to, guys. Kasi kahit ako nahihirapan ako. So dahil nahihirapan ako, hindi ko na siya magawan ng step by step na paliwanag. Bawi na lang siguro tayo sa susunod, guys. Tapos ito. Kunin ko lang tong bintana na ito. Hindi ko alam kung gansan siya kukunin. Dito siguro. Tapos dito. Yan, dito. Make selection. Tapos. Gawin din natin siyang black and white kasi wala namang colored sa loob niya. Ay, mali.
Gawin natin siyang black and white. Tapos, basta natin yung liwanag natin siya. Yan. Tapos, gawin natin siyang white. Tulad ng ginawa natin dun sa kanina. Delete ko na yung mga yan. Yung mga nagpapadumi. Hindi, delete ko na sila. Dito, hanggang dito. Yan, make selection. Pasok natin siya dito. Hindi ko alam kung nakasunod pa kayo guys sa mga pinanggagawa ko. Kasi nga, ginagawa ko siya as much as possible, maliit yung video. Sana mag-enjoy na lang kayong manood sa ginagawa ko. Yan, luminis na siya. Pero, kukunin natin yung kulay nito. Ito, ito. Para kunyari, nasa shade siya, di ba? Yan. Tapos ito, didelete natin ng konti. Hindi na kailangan to eh. Yan. Ito yung problema ko, hindi ko makuha yung kulay niya. Nalilito ako banda dito. Ano bang pinanggagawa ko dito? Yan, halos okay na yung half part niya. Madali na lang ito eh. Kung tutuusin ito, napakadali na lang nung sa kabilang side. Yan, parang naboysen siya. Parang yung sapatalasta sa boysen. Ito, hindi ako masaya sa ginawa ko dito. Kasi, ba't ganun? Mas yung white niya, talagang parang iba yung pagka-white niya. Palitan natin yung kulay niya. Hindi ako masaya dito sa banda dito. Tignan ko nga siya. Yan. So yun guys, kung nakikita nyo, halos ginagamit ko lang most of the time pen tool. Napakahalaga ng pen tool talaga. Ang ginagawa ko ngayon guys, ito, nakaselect itong layer na ito. Pupunta ako dito sa select color range. Isi-select ko para hindi na ako mag-manual selection. Isi-select ko lahat ng color na kinlik ko. Halimbawa ito, puti. Lahat ng may kulay na ganyan, yung range na yan, isi-select niya automatically. Ayan. Control J ko. Ayan. Ayan yung na-select guys. Ayun. Tapos papalitan natin yung kulay niya. Hue saturation to. Halimbawa dito sa image adjustment hue saturation, i-click ko lang yung colorize siguro. Tignan natin. Tapos, nasa blue part siya, lagay natin siya sa yellow part. Kasi yung ginawa kong building parang cream siya. Parang nasa cream color siya. Hindi ko mapaliwanag. Yan. Yan na siya. Before, after. Sumama yung pating nasa loob. Yan, okay na. Masaya na ako dun. Sa bandan dito, hindi na natin pakikialaman yan. Dito, okay na rin yan. Sandali, meron ako nakitang mali dito. Ayun. Yan. Hindi na natin pakikialaman. Kasi parang shadow na rin yan. Kasi meron siyang bubong dito. Parang medyo may shadow na siya dito sa loob dito. Ang next na gagawin natin guys, so far ito parang na-edit natin, diba? Ang next na gagawin ko is ito yung halaman, diba? I-delete ko lang to. Ito yung halaman eh. Ay! Oo, tama. I-delete ko siya. Oo, dapat wala yung halaman dito. Ito. Ito yung ibig sabihin ito. Yung layer na ito. Ito yung ginawa natin kanina. Yung in-extract natin. Yung halaman. Okay. Tapos dito na tayo sa bandang itaas. Dito. Palagay ko nagmukha naman siya maganda, diba? Sa palagay niya. Nagmukha siyang naboysen. Tapos dito tayo sa taas. Isi-select ko lang to. Actually guys, nakaselect na ito, di ba? Ayan. Sinelect ko na. So hanggang dito na lang isi-select ko. Dito. Hanggang doon. Ayan. Ayan. Pwede na natin ganyanin. Tapos dito. Hanggang do. Ay, mali yung sinelect ko. Dapat sinelect ko yung ano lang, yung taas lang. So i-delete ko yung part na ito ng delete anchor point, right click, delete anchor point. Ayan, hanggang dito lang kukunin natin. Right click, make selection. Tapos ipasok natin siya sa loob ng building na sinelect natin kanina.
Yan. Create clipping mask. Tapos, bucket, paint bucket. Ito yung kukopyahin natin. Yan. Then, hindi siya malinis yung pagka-extract niya dito kung makikita nyo. Okay, anyways, mamaya aayusin natin yan. Kung may time pa tayo. Then, yung ano naman, yung pinaka-building. Ito. Hanggang dito. Yan. Tama ba? Mali. Mali siya, of course. Dapat pantay yung kapal nito sa kapal niya doon. Yan. Sumobra siya. Lalagpas ko ba? Hindi. Hindi siya dapat ilagpas. Ipapakita ko yung mga nandoon. Dito. Didelete ko na ito, guys. Didelete ko ba ito? Aayusin ko na lang. Tignan natin. Yan. Make selection. Tapos, right click. Create clipping mask. Pasok natin siya. Paint bucket. Then, ang kukunin natin color, siguro siya, ito rin. Yan. Oh no. Oh no. Delete natin to. Hindi na dapat ito dito. Yan. Tapos, ano pa ba? Yung banda dito parang tinamaan din siya. Ayan. Ayan. Dapat madelete din to. Ayan. Delete din natin siya dito. Aayusin ko na lang yung color niya mamaya. Ayan. Ano yun? Ba't naka-highlight siya dito? Ayan. And guys, gusto ko lang mapansin nyo yung pagpo-photoshop sa Fiverr. Iba't iba kasi yung customer, yung client dito. Iba-iba din yung gusto nilang ipagawa. So may time talaga na ma-encounter mo yung isang trabaho na hindi mo pa na-experience, hindi mo pa nagawa. Pero kailangan mo siyang tanggapin. Ang gagawin mo lang talaga, di-discard ka lang talaga. Tulad nito, ngayon pa lang ako, since 2013, nasa Fiverr na ako, nagpo-photo editing na ako. Pero ngayon pa lang ako nagkulay ng buong building. Tapos sa harap niya mayroon pang halaman. Pero kailangan talaga natin tanggapin kasi kahabang tinatanggap mo yung mga trabaho na hindi mo kayang gawin, lalo kang gumagaling, lalo kang nahahasa. Tapos sa susunod makikita mo, parang madali na lang yung mga trabaho. Hindi ko alam kung ano to. Bubong ba to, bubong? So kailangan natin siyang ilagay kung bubong siya. Tignan natin yung original niya. Punta tayo sa taas. Yan. Lalagay ko yung bubong na yan. Ayusin natin. Tignan natin. Sandali. Okay. Dito. Gandito lang. Ito. Tapos doon. Tapos doon. Yan. Tama. Tignan natin yung original niya. Mali. Dito lang pala. Yan. Make selection. Tapos gagawa na naman ako ng bagong layer. Hindi ko na siya ipapasok sa loob. Tignan natin nasa labas lang. Paint bucket. Kopyahin natin yung color niya. Oops. Ayun na siya. Ilagay natin siya sa pinakataas. Ayun. Ibaba natin. Ayan na siya. Hindi siya maganda. Ang gagawin natin guys, siguro kukunin natin yung color nito. Ay, hindi pwede. Kapag kinuhain mo yung color niya, kasing kulay niya din. Tingnan natin kung makukulay natin siya ng iba. Siguro, mga ganyan na lang. Hanap na lang tayo ng ibang color. Kaya ito, gayahin natin yung kulay niya dito, yung bubong niya doon. Tingnan natin kung maganda siyang tingnan. Pero dito di pa siya tapos pala. Mamaya ayusin natin yan. Ito muna. Tapusin na natin dito. Lalagyan lang natin siya ng panloob dito. Yan. Huwag na tayong lumayo. Kopyahin na lang natin yung kulay niya. Paint bucket. Tapos click ko yung alt para mag-color picker siya. Yan. Yan yung loob niya. Namukha naman siyang mali. Ewan ko ba't ganyan yung nagawa ko.
Wala siyang mali, pero yung original niya, ganyan naman. Pinalitan ko lang naman yung kulay yun dito. Anyways, i-delete ko itong part na ito. Yan. Yan. Ang ginawa ko pala ngayon is dinelete ko yung kanina kasi sobra yun. Tignan natin. Babalik ko. Yan. Actually, hindi siya sobra. Yun yung line kanina, di ba? Kaso, ayoko na siyang ganyan. Papalitan ko yan. Kaya didelete ko muna to. Tapos, kukuha tayo ng bagong part ng leaves. Kukuha tayo ng bagong part. Tapos, Ctrl J ko. Yan. Lalagay natin dito. Yan. Kasi kanina ako, dahil dinelete natin, nag-blurred siya. Yan. Okay na naman siya ulit. Then, bago natin tirahin yung nandun, ito na muna, tirahin muna natin to. Sagwa naman ang term ko. Yan. Tirahin muna natin to. Yan, dito. Yan. Medyo lighter pa siya. Ang part na ito, medyo light pa siya. Click, make selection. Tapos, nakapasok din siya, palagay ko. Ipapasok din natin siya. Tapos, paint bucket. Isi-select ko lang to, alt, tas click. Tapos, kukuha ko ng medyo light, darker sa kanya. Darker kesa dun sa taas. Yun, mali. Ibaba natin siya sa layer. Kasi natapakan yung nasa taas niya. Okay. Tapos, ibaba pa natin siyang konti. Natapakan nyo yung nandun sa kabila. Yan. Then, dito, nakikita nyo, hindi siya lumitaw. Ibig sabihin, itong punong to, nakaharang siya. I-delete natin yung layer na ginawa natin kanina. Yan. I-delete lang natin yan. 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 I-delete natin yan para hindi siya nakaharang. Then, yung sa nasa baba naman, parang nasa inner part yun. Inner part. Parang hindi ko siya may paliwanag. Pero, huwag na natin siyang pahirapan. Ayusin ko muna itong banda dito. Yan. Itong inner part niya, ibang kulay din siya. Ito talaga yung darker. Darker color. Yan. Make selection. Tapos, lagyan natin siya sa baba noong na-select natin. Tapos, paint bucket. Mas darker siya dito. Yan. I hope hindi pa siya nagmumukhang fake. Yan, mas darker siya. Okay, tapos para kasing ito guys, para naka-indent ito, parang nasa loob siya. Actually, kung lalawakin mo pa to, kung talagang bibigyan mo pa talaga siya ng kulay, ito yung pinaka-dark niya, yung sa pinaka-loob na ito. Yan. Pinaka-dark ito. Mas lighter pa yung isa. Yan. Tapos, lagyan natin siya sa taas nun. Lagyan natin siya sa taas. Gagawin natin siyang mas dark. Kasi nasa pinakaloob na siya. Uy. Paint bucket ko. Yan. Naka-indent siya eh. Nasa sumobra naman siyang dark. Yan. Yan guys. Ganyan siya. Tapos, saan pa tayo? Dito. Ayusin natin yung color dito. Background na to eh. Yung dito sa bandang pababa. Sa edit. Tingnan natin. Oh, mali. Ba't hindi siya? Ay, dito siguro siya sa loob na ito. I-delete ko yun. Isi-select ko siya ulit. Tapos, Ctrl J. Tingnan natin kung maa-ayos natin yung part nito. Create clipping mask.
Isi-select natin siya. Select, color range. Ito yung isi-select natin. Tapos OK. Tapos Ctrl J. Create gaping mask. Tapos itataas natin yung brightness niya. Tignan natin. Yung sakto-sakto lang guys, yung hindi siya lumalayo sa ano, sa kulay na ginawa natin sa taas. Kung lalawakin ko pa yung pag-i-edit dito guys, iisa-isahin kong itrace yung bakod na yan, i-edit ko yung nasa likod niya. Kaso hindi ko nagagawin yun kasi nasa $10 lang naman yung binayad sa akin ni client. Tsaka hindi na ganong mapapansin yan kasi nasa loob siya. Ang ginawa ko ni, inano ko na lang siya, medyo ni light color ko siya para sumama siya sa kulay ng building talaga. Yung ginawa kong building. Ano pa bang nalampasan natin? Yung bahay sa taas, hindi ko lang alam kung di magre-reklamo si client yan kasi parang napalayo yung kulay ng bahay sa taas. Ewan ko, hindi niya pa-revise to. Di bale. Last, yung dito na sa side tayo. Ito, yan. Kukunin natin yung kulay nito, yung ginawa natin kanina. Tingnan natin siya, okay. Gagawin ko muna ng ano. Ganyan. Yan, ibubuo ko muna siya. Make selection. Tapos kopyahin natin kulay itong, erase nga natin yun, paint bucket, tapos yung paint bucket ito, yan, tapos lagyan natin siya sa ilalim ng puno. Then ito naman yung nasa loob niya. Selection. I-hide muna natin. Dito tayo gagawa ng bagong layer. Tapos kopyahin natin. Nasaan si paint bucket? Kopyahin natin si ito. Yan. Parang medyo mali siya. Parang dapat medyo ganyan lang siya kapayat. Yan. Delete. Delete. Ayaw niya ma-delete. Mali yung sinilek ko. Ayun. Mali nga. Ito dapat. Yan. Delete. Yan. Nasa red siya. Parang pangit yung kulay ng red. Palitan ko kaya. O wag na kasi may red dun. Kung i-red ko din kaya, yun di kaya siya papangit. Anyways, hayaan na natin mag-ask ng revision si client kung ayaw niya talaga yung ginawa ko. Sa ngayon, okay na muna ito. Ano pa bang dapat kong ayusin? Minsan kasi guys, nag-edit ako tapos may nakakaligtaan ako. May nalilimutan akong tanggalin. Himbawa dito. I-move ko itong buong to. Ito, si edit. Ctrl J. I-move ko itong buong to. Siguro hihilain ko na lang siya kahit konti lang. Para mawala yung sobra dun. Tingnan nyo. Yun. Para mawala. Balik ko. Yan. Tapos, ano pa ba? Tapos guys, last na lang, idamay na natin din yung ano, yung itong bahay na ito, baka paulit ni client. Isi-select itong buong bahay na ito. Make selection, tapos dito sa bandang baba, mag-copy tayo. Yan. Ngayon, papatungan ko siya ng bagong kulay. Yan, nasan si paint bucket? Ito, kakulay nito. Yan, papatungo siya. Create clipping mask. Ibaba natin yung transparency niya. Yan. O, diba? Parang kakulay na niya. Parang kakulay na niya. Yan, trabaho ng tamad. Ganyan. Tapos, i-delete lang natin itong mga part na ito. Yung mga blue. Yung mga hindi maroon. Yan. Kasi guys, ginawa ko to, wala naman kasing dumi yung ano, wala naman dumi yung bahay na ito. Kaya pwede siyang ganito. Hindi tulad ng building, hindi mo siya mapapatungan ng ganito basta-basta. Kasi nga may dumi yung bahay, yung building, kailangan mo pa siyang i-edit.
Yan, tingnan natin yung mga bintana kung aayusin ko pa. Siguro hindi ko naayusin. Hahayaan ko na siyang ganyan. Yan. At least, di ba, nabago natin yung building, guys. So, nagtagal ba yung video natin? Hindi naman siya, yata siya umabot ng 30 minutes. Para sa akin, okay na muna to. Kasi nga, sabi ko sa inyo, $10 lang yung binayad ni client. Ayokong tigilan ng lamok. Pero kahit $10 lang, nakita nyo naman, ilang minuto din natin siya inedit. Siguro nasa 30 minutes din. Tignan nga natin yung before and after niya. Before, tapos after. Ayokong tigilan ng lamok na to, ha. Ayan, before, after. May kukunin ako dito yung mga... Ayokong tigilan ng lamok na yun, ha. Select, color range. Yung mga darker part. Kopyahin natin yung mga darker part. Tignan natin kung... Ay, mali. Dito natin siya kukopyahin. Sa building na ito. Yung mga darker part, ayan. Ang kita nyo, guys, bumalik yung pagka-dark niya. Pati naman ito, binalik niya. Huwag yan, huwag babalik yan. Didilit natin yan. Yan. Baba natin ito. Huwag babalik yan. Tinanggal ko na yung mga dumi eh. Yan. Kasi kanina, guys, dahil nga pinatungan ko siya, nawala yung mga darker part niya. Ayun yung nakalimutan natin, yung guhit ng bubong doon. Buti na lang. Sabi ko sa inyo, guys, eh, kapag gumagawa ako ng tutorial, nakakalimutan ko yung mga ibang step na dapat kong ginagawa sa pag-i-edit ko. Yan, di ba? Bumalik yung ano, yung contrast ng bahay. Then dito, ibalik natin yung forma nito. Paano ba to? Sandali lang, ha. Nakalimutan ko na siya. Right click. Yan, siselect natin. Yun. Dapat siya ganito. May kutil dito. Yan, make selection. Tapos alisin natin to. Yan, may kutil siya dapat doon. Then, may darker part siya doon. Simula dun sa kutil hanggang doon. Alisin na natin ito. Oh, di ba? Yan. Tapos pabalik. Yan. Tapos make selection. Gagawin lang natin siya ng darker. Kung ito maroon, gagawin natin siya ng dark maroon, dark brown. Yan. Okay, meron na siya. Yun na. Then, ano pa bang nakalimutan natin? Meron pa ba tayong nakalimutan? At least, napinturahan na siya. Yehey, bago na yung building. Ang ganda naman tignan. May mali yung kotse. Nasira banda dun yung kotse. Babalik natin yung kotse. Babalik ko yung kotse. Nasira ako. Yan. So, ay, nasa na yung coaching nasira. Yun. I-delete ko lang. Yan. Naka-on siya. Yan. Dapat ganyan yan. Kasi kanina na ganyan yan. Tignan nyo, may hiwa siya dun. Yan. Okay na. Pati yung kotse okay na. Tapos okay na rin yung nandun. Nandito okay na. Nagawa ko na rin yung doon. Dito okay na dito. Dito sa taas. Sa bahay. Okay na. Isisave ko na to, guys. Last. Bago natin save. Tingnan natin yung before and after niya. Yan. Before, after. Lakihan ko pa. Before, after. Before, after. So, yun. Hanggang doon na muna ang video na ito. Pasensya na kayo ulit, guys, kung napabilis yung pag-video ko. Hindi ko alam kung nakasunod kayo. Pasensya na kayo kasi hindi ko talaga hindi planado itong yung mga step na gagawin ko dito sa job na ito. May time kasi na kapag bago pa lang yung trabaho sa akin, hindi ko alam kung anong step ang gagawin ko. Hindi ko alam, sabi ko nga, hindi ko alam kung paano ko siya uumpisahan at tatapusin. Pero sana, guys, yung mga nakakaintindi na sa Photoshop, sana nakapulot kayo kahit konting style lang o technique sa ginawa kong ito. Actually, guys, sa lahat ng mga trabaho sa Photoshop, sa iba't ibang trabaho sa Photoshop, iba't ibang step din at technique yung ginagamit. Pero halos pare-parehong tools lang
ang ginagamit usually, pen tool sa pagsiselect, yan, paint bucket, tapos yung quick selection tool, yan yung mga ginagamit kong tool lagi sa pag-edit ko sa Photoshop. Anyways guys, sana nakapulot kayo kahit konting technique lang o nakatulong sa inyo ang video na ito o nasiyahan kayo sa panonood sa video na ito, please paki-click lang ang like button para ma-inspire pa akong gumawa ng maraming video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang maging updated. Guys, thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Goodbye!